meron tayong isang komento dito na galing sa ating ka-DH kung saan ayon sa kanya ay meron siyang nadiskobre na isang malaking bato sa kanyang sinusuring lugar. At ang sadyang kakaiba sa malaking bato na ito ay meron itong napakaraming mga butas. Maliban dito, ang mga butas na ito ay bumubuo ng hugis pari sukat sa magkabilang panig ng naturang malaking bato. Kaya ang tanong dito ay paano nga ba natin ito babasahin? Ang mga butas bilang mga Yamashita treasure na marka ay marami itong iba't ibang mga kahulugan. Ngunit pagdating dito sa mga butas na natuklasan ng ating ka-TH, ay masasabi kong meron itong kinalaman sa distansya at ang nakabuong bagay sa naturang lugar. Meron tayo ditong dalawang parisukat na simbolong binubuo ng mga butas. Ang dalawang parisukat na simbolong ito ang siyang sumasagisag sa nakabuong bagay sa lugar dahil ang mga ito ay parisukat na simbolo. Ito ay nangangahulugan na ang mga mahalagang bagay ay nakasilid sa mga kahong lalagyan. Kaya ang karaniwang pagbasa sa kahulugan nito ay boxes of treasures o mga kahon ng mga kayamanan. Ngunit ang tanong dito ay kung bakit dalawang parisukat na simbolo ang ginamit at ang mga ito ay nasa magkabilang panig ng malaking bato. Merong importanteng kahulugan kung bakit ang dalawang parisukat na simbolo ay nasa magkabilang bahagi ng malaking bato. Ito ay nasa magkabilang panig ng naturang malaking bato dahil ito ay nagpapahiwatig ng two separate treasure deposit o may dalawang magkahiwalay na deposito. Pagdating naman sa mga butas, ang mga ito ang siyang nagbibigay ng palatandaan sa distansya patungo sa eksaktong lugar kung saan nakabaon ang mga mahalagang bagay. Kailangan nating bilangin ang mga butas na ito sapagkat ang kanilang bilang ang siyang ating magiging batayan sa distansyang ito. Ang mga direksyon. Para ating malaman ang mga eksaktong lugar na ating huhukayin, kailangan muna nating malaman ang tamang mga direksyon patungo sa mga lokasyon na ito. Kaya para ito ay aking maipaliwanag ay magkaroon tayo ng isang ilustrasyon. Sabihin natin na ang ating nakikita ay ang top view ng isang malaking bato kung saan sa magkabilang gilid nito ay ang maraming mga butas na bumubuo sa dalawang simbolong parisukat. Ang una na kailangan nating gawin dito ay ang ilatag ang 4 quadrant sa ibabaw nito. Kailangan nating unahin ang pahalang na linyang ito sa pamamagitan ng pagkonekta sa dalawang parisukat na simbolo bago ang nakapatayong linya. Ang pahalang na linyang ito ang siyang magsisilbi nating dalawang direksyon na nagtuturo sa magkabilang panig ng malaking bato. Ang mga distansya. Muli, ang bilang ng mga butas ay may kinalaman sa mga distansya na kailangan nating malaman. Kaya sa partikular na bahagi ng batong ito ay kailangan nating bilangin ang mga butas na bumubuo sa hugis parisukat nitong simbolo. Sabihin na lamang natin na ito ay may 20 mga butas at ang bawat isang butas nito ay katumbas ng isang talampakan. Kaya sa kabuuan, ito ay nagpapahiwatig ng 20 talampakang distansya. Sa ngayon ay meron na tayong mga direksyon at distansya na ating kailangan para ating matukoy ang dalawang saktong lugar na siyang ating huhukayin. Simula sa bahaging ito ng malaking bato at ang pagsunod sa partikular na direksyon nito
at ang 20 talampakang distansya nito ang eksaktong lokasyon na ating mararating, ang isa sa 2 digging spot na ating huhukayin. Dito naman sa kabilang bahagi ng malaking bato ay sabihin nating meron itong kabuang 30 mga butas na bilang, kaya tulad sa kabilang bahagi nito, ang distansya nito ay nasa 30 talampakan. Simula sa bahaging ito ng malaking bato ay ating lalakbayin ang partikular na direksyong ito at ang distansya nitong 30 talampakan. Ang lokasyon na ating mararating ay ang 2 lugar na ating digging spot. Shout out kay ka-TH na si Rex Alipo. Shout out kay ka-TH na si Wine Red. Shout out kay ka-TH na si Toryo Bulsao. Shout out kay ka-TH na si Music is My Life. Shout out kay ka-TH na si Rehel Barbarunak.